Ito pala yung first order natin, mga dre, no? Hindi ko matandaan kung ilang items eh. Pero $25 yan, mga dre, no? Okay, bayaran na natin. Mga dre, nandito ulit tayo sa Walmart. Wala kasing binabato sa akin magandang pagkain eh. Kaya dito tayo ngayon. Ito ang go-grocery natin. Tatlong piraso lang po, mga dre, no? Kaya kinuha ko eh. Pag konti lang, kaya ko yun, mga dre, no? Kaya parang hirap eh, no? Nahirap talaga, mga dre, no? Nahirapan ako mag-grocery. Itong isa na to, Purina One Nutrion. Okay, cat food to, mga dre, no? Saan yung cat food? Dog food to eh. Nakuha ko na yung pagkain ng pusa, mga dre. Wala yung original na gusto niya. Bali, pinalitan ko na lang. Pagkatapos, eto na lang yung isa, Dab deodorant. Galing, di ba, mga dre? Kaya, kunin ko na to, tapos deliver na natin. Okay, mga dre? Ciao! Nakakadalawang biyahe pa lang ako, mga dre, no? Pero meron akong $45. Matagal lang ako nag-aantay para sa isang magandang order. Parehas pag-grocery yun, mga dre, ha? Isang $22, isang $25. So, makakaano pala ako, makaka 47 ako, mga dre, no? Kaya patambay-tambay lang ako, mga dre. Pero ano ba, kumusta ba yung ano ko, siko ko? Medyo masakit, mga dre, no? Hindi ko lang maituwid. Masakit lang dito talaga, oh. Kung saan yung ano, kung saan nagkaroon ng matinding pressure. Pero okay naman, mga dre, no? Masakit lang talaga. Kailangan lang ng ano, pampamanhid. Yun lang, mga dre, no? Ano ang ikikwento ko sa inyo, mga dre? Yung ano, yung sweldo ko. Teka lang. Ah! Diba nakaano pa ako? Naka-sheetbelt pa ako. Yan. Siguro, mas okay yan, mga dre, no? Yung sweldo ko, mga dre, mga naging sweldo ko nung ano, nung bago pa lang ako dito, mga dre, no? Yun ang share ko sa inyo. Kasi nga, nung dumating kami dito, mga dre, no, kumbaga, hindi ko naman talaga alam na makakapag-Canada ako, mga dre, no. Wala sa hinagap ko. Diba? Kahit pag gusto ko dati, hindi ko akalain na makakapunta ako rito, mga dre, no. So, yun nga, nakarating ako rito. Diba? Yung, parang, yung tuwang nararamdaman mo, mga dre, na parang ka naglalakad sa ulap. Hindi ka makapaniwala, naglalakad ka na sa street ng Canada. Diba? Tapos naisip ko nga na eto na yung katuparan ng mga pangarap ko, mga dre, no? Kumbaga, magagawa ko na yung mga dati pangarap lang, mga dre, no? At isa na nga doon yung makabili kami ng bahay sa Pilipinas, mga dre. So, uulitin ko, mga dre, ha, na banggit ko na to dati. Ewan ko kung ilang ulit ko nang uulitin to, na ang unang trabaho ko rito, mga dre, no, sa UPS, $15 per oras, mga dre, no. Pero part-time lang yon. Pagkatapos, kasi ano yun, mga dre, no, October 24 kami dumating dito, mga dre, no, 2018. Peak season ng UPS noon, mga dre, no. Kaya kailangan nila ng mga part-timer na kasama nung driver. Sila yung tiga bigay sa pinto. Runner. Runner yata tawag sa kanila, mga dre, no. Parang ganun. Kada araw kang papasok, meron kang $20 na bonus, mga dre, no? So, dahil part-timer ako noon, parang ang unang duty ko yata noon, mga dre, no, is 3 oras, mga dre, ha? Tapos, ang biniyahe ko noon, balikan 3 oras din. Sa Point Claire ako naka-duty noon, mga dre, no? Umabiyahe ako papuntang Point Claire, bus lang, tsaka metro, o puro bus yata, mga dre, no? Basta inabot ako ng 3 oras, balikan, mga dre, no? Tapos, unang duty ko nga 3 oras, tapos may bonus akong $20. So, $55, mga dre, no? Ang yabang ko pa noon nung kinuwento ko kay Jocelyn, no? Sabi ko sa kanya, okay na rin to. Kita mo nga, naka $55 na ako. 3 oras lang ako nagtrabaho. Magkano rin sa peso to? Kasi ganun yung ugali ko dati, mga dre, no? Nung bago pa lang ako dito. Tuwing sisweldo ako, kinukompute ko, mga dre, no? Sa peso. Ako, kita mo, may 2,000 na rin to, di ba? $55. Siya naman hindi siya kumikibo, mga dre, no? Tapos hindi nagtagal yung trabaho ko sa UPS, mga dre. Nakapag-apply nga ako dito sa Plaza. Bago sa Plaza, may in-applyan pa ako sa airport. Kaya lang, ang tagal nila tumawag, mga dre, inabot ng
2 weeks or 3 weeks nakapagsimula na ako sa plaza nung tumawag sila sa akin. Tapos dito nga sa plaza mga dre, ang starting ko din, kumbaga try out. Kasi nung in-interview nga ako, hindi ko naman nasagot ng ano eh, ng magaling yung mga tanong. Parang sabi sa akin, marunong ka ba magkarpintero? Sabi ko, may alam ako, hindi ako eksperto, di ba? Marunong ka ba sa plug, pagpa-plaster, sa pagpa-plumbing? Sabi ko, basically lahat ng tinanong, may alam ako, pero hindi ako ganun kagaling. Sabi ko ganun sa kanila. Tapos, nung nagsimula na ako sa trabaho, natuklasan ko na ibang-iba yung sistema ng pag-construction nila rito kaysa sa Pilipinas, mga dreno. So, $15 ang naging sweldo ko rito, mga dre. Tapos, naalala ko nung sumweldo ko yung unang araw na nakatanggap ako nung pay stub, mga dreno. Kasi full 2 weeks yung sinweldo ko, mga dreno, kompleto. Pagdating sa pay stub ko, 800. Parang, alam niyo yun, parang yung tuwa ko, mga dre, talagang ngiti. Pero yung tuwa sa puso mo na ayun yung pinakamalaking perang nahawakan ko, mga dreno. Sa loob ng 2 linggong pagtatrabaho, $800 mga dreno. More, not less. More. 800 something mga dre. So, tuwan-tuwa ako noon, no? Nung panahon na yung mga dre, ang upa namin sa bahay is 800. 5.5 yung bahay o 3 yung kwarto. 3 yung kwarto mga dre, no? So, yun nga. Sa loob ng 2 buwan, ang sweldo ko $15 mga dre, no? Nung makakatlong buwan, na-increasean ako ng $2. Tapos di, eto na mga dre, araw ng sweldo, syempre. Mas nakakatuwa. Kasi nga, mas malaki na yung ano mo, yung gana mo. I think nasa, umabot na ako nun ng ano, 900 or 950. From 800 something, naging gano'n na, malapit na sa 1,000 mga dre, no? Tapos, kumbaga, syempre, sa una, pag mga increase mga dre, masaya ka eh, di ba? Pero darating ka doon sa point na parang, naliliitan ka na, di ba? Kumbaga, tumataas na yung expenses mo ng konti. Tapos, na-increasean uli ako, mga dre. Naging ano na ako, naging 1950. That's the time na umabot na ako ng 1,100 to 1,200 yung sweldo ko, mga dre, no? Especially kahit may, especially kung may overtime ako, kahit mga 3 oras lang. Malaki na, mga dre, no? Umabot ako ng 1,250, 1,300, ganun. Nung ganun naman yung sweldo ko, mga dre, naglipat naman kami ng bahay noon kasi nagka-problema kami sa landlord. Lumipat kami ng bahay. Tapos yung rent naman namin from 800 mga dre or 820 nag-jump ng 1,200. Eh ako yung nagbabayad ng upa mga dre, no. So dati nung sumisweldo ko ng nung na-increase ako ng 17, nandito pa kami sa 800. So may sumusobra sa akin ng konti mga dre sa sweldo ko. Ngayon, nung lumipat na nga kami sa 1,200, pumantay na sa sweldo ko para sa 2 weeks, mga dre, no? Minsan kulang pa. Ganun ang nangyari, 1950. Sabi ko, okay na rin kasi yung isang sweldo ko, di ba, yung first na sweldo ko para sa bahay, yung susunod, yun na yung para sa ibang expenses, mga dre, no? Ganun ang nangyari. Pero later on, parang, syempre, tumagal ka na sa trabaho, maghahanap ka na ng mas mataas na sweldo kasi nga, feeling mo, deserve mo naman. Diba? Especially kung marami kang ginagawa. Parang ganun mga dreno. So, ang ginawa ko, nakakuha nga ako ng janitorial, doon pumasok yung janitorial na trabaho mga dre. Janitorial na trabaho, makakalibre ako sa upa ng bahay, kaya lang, magiging 2 yung kwarto mga dre ng bahay. Kasi yung inuupahan namin 3. So, kinuha ko yung janitorial, pero ang kondisyon ng janitorial, mga dre, bago ibigay sa akin yung pagiging janitor sa building apartment, dapat mag-resign ako sa trabaho ko dito sa plaza para pumasok ako dun sa may-ari ng building na maintenance niya full-time. Bukod dun sa bahay, kumbaga, sisweldohan niya pa ako ng $15 per hour, mga dre, ha. Kaya lang, yung trabaho ko nun is talagang maintenance. Full maintenance, mga dre, no? Full building apartment maintenance. Pagtapos nun, 8 hours din yun mga dre, no? 9 to 5. Oo, 9 to 5 yun mga dre, no? Pagtapos nun, kung may gagawin ako sa mga apartment, kasi nga, responsibilidad ko na yung apartment mga dre, maglilinis ako ng mga apartment, di ba? Yung ganun, ganun naging sistema ko mga dre, no? Tapos, parang masyadong nakakapagod mga dre, no? Yung ano, yung building maintenance sa mga apartment, tapos abusado yung employer. So, sabi ko, pag nag-quit ako dito, baka tanggalin sa akin yung pag-janitor.
Pero iniisip ko mga dre, willing naman ako. Willing naman ako mga dre na mawala sa akin yung janitorial. Kasi nga, ano eh, sobrang nakakapagod tong ano eh. Itong pagtatrabaho sa kanya, sa mga apartment niya mga dre. No, talagang pagtapos ng isa, meron agad isa, hindi ka patapos, may kasunod na. Parang ganun mga dre, wala ka talagang pahinga. Kain lang ang pahinga mga dre, literal. So ang ginawa ko mga dre, nakipag-ugnayan ako dito sa plaza uli na baka pwedeng mabigyan ako ng ano, posisyon. Kumbaga, babalik ako sa kanila. Nung umalis ako dito, ang sweldo ko 1950. Sabi ko kahit bigyan ako ng 17, kukunin ko lang mga dre, no. Ganun ako kadesperado kasi nga hirap na hirap ako sa trabaho ko mga dre, no. Tapos yun, awa ng Diyos dahil maganda naman, maayos naman yung paghihiwalay namin dito sa plaza mga dre, no. Kumbaga, tinanggap uli nila ako. At mas maganda pa yung inoffer sa akin sweldo. Mas mataas sa 1950 mga dre. Mas higit na mataas sa 1950. So, tsaka ako kinausap yung may-ari nung ano, nung building apartment. Sa pinagja-janitoran ko, sabi ko, magre-resign na ako sa iyo bilang maintenance. Sabi kong ganun, ngayon kung tatanggalin mo sa akin yung janitorial, okay lang sa akin, walang problema. Sabi kong ganun. Di nagalit siya mga dre. Nung una, nag-resist siya. Sabi niya, kaya nga kita kinuha eh. Kasi, ang iniisip ko, panghabang buhay ka na magtatrabaho sa akin. Sabi niya ganun, bla 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 bla. Sabi ko, well, what can I do? Sabi ko ganun, di ba? Sabi ko, now it's up to you to decide if you're gonna take away the janitorial job or ako pa rin. Tapos sabi niya, okay, sige. Sa maintenance mag-resign ka na, pero ikaw pa rin mag-take care ng bahay. So yun mga dre, mas gumanda yung posisyon ko sa buhay nun mga dre, no? May mataas na akong sweldo sa plaza, tapos janitor pa ako sa building, 'di ba? Yung ganon. But as usual mga dre, no, kumbaga as time goes by, familiar ka na sa ginagawa mo. Somehow tinatamad ka na, 'di ba? Parang masyado ka nang palagay, yung ganon. Gusto mo nang mas mataas pang sweldo in terms of sa trabaho, mga dre. Ay, in terms of sa trabaho, gusto mo nang mas konti pang trabaho, tapos mas mataas na sweldo. Parang ganun mga dre, no? Sa akin ayun ang nararamdaman ko mga dre, no? Kasi nga inisip ko sa pagbibuilding apartment dati, parang lugi-lugi ako in terms of trabaho mga dre, no? Tapos is alam niyo yun, wala kang nakukuhang kahit ano, even sa allowance sa phone, yung parang ganun. Usually dapat sagot ng may-ari ng building apartment yung phone mo, o at least nakikihati siya. Pero dapat sagot niya yung utilities mo. Yung ganon mga dre. Sa amin wala kasi. Parang ganon. Tapos sa... yun mga dre. No? Hanggang sa... yun. No? Wala na nga sa akin yung pag-janitor. So ngayon nasa plaza na lang ako. But the good thing is meron akong YouTube mga dre. No? Tsaka nandito pa si Uber. Diba? So all in all mga dre. Yung journey ko sa Canada for the past 5 years. I think maganda naman eh. Diba? Kumbaga, paano ba, naging ano ba ako mga dre, naging masyado na ba akong demanding pagdating sa sweldo? I think gano'n naman yung mangyayari, no? Once na tumagal ka na sa trabaho mo at yung sweldo mo is hindi gumagalaw, magdi-demand ka rin, di ba? Gusto mo rin mag-increase eh, di ba? So I think natural lang yon sa paglaki ng kita, kasi ang laki ng ginamp ng kita ko mga dre, no? Paano ba, nag-improve naman, malaki yung in-improve ng ano, ng buhay namin mga dre, no? Sa pag-YouTube, I mean, sa kanya ako nakakuha ng pambayad ng rent mga dre. 'Di ba? So somehow hindi ko naisipin 'yon, 'di ba? Kumbaga malaking ano 'yun eh, malaking bagay na naalis sa ano mo eh, sa expenses mo eh, yung bahay mga dre, no? Dahil may pinagkukunan na ibang source of income, 'di ba? Kumbaga dito sa Canada mga dre, no? Nasa sayo lang talaga. Hindi ko alam kung saan papunta tong kwento ko mga dre, no? Basta nagsasalita lang ako, dumadaldal lang ako kung ano man yung makuha niyo mga dre sa sinasabi ko. Ewan ko kung may matututunan kayong maganda, 'di ba? O at least nalaman niyo yung istorya kung paano ako nagsimula, kung saan nagsimula yung sweldo ko, 'di ba? At least somehow mas makilala niyo ng konti pa, 'di ba? Yung sitwasyon ko dito sa Canada mga dre, no. Kung hindi man ako personally, 'di ba? Maganda naman yung experience sa Canada mga dre, no. Talagang sipag lang talaga dito, 'di ba?
kung mas magaling ka, may talent ka sa ibang bagay na mas malaki yung magiging kita mo, 'di ba? Siguro pag-aralan mo, 'di ba? Linangin mo, 'di ba? May nagsabi nga, sabi nga ni Sir Ray Alfonso, 'di ba, na huwag akong magpayo kung hindi ko naman nagagawa, 'di ba? Pero dahil nga hindi ko ginagawa at alam ko yung tamang dapat gawin, kaya sinasabi ko sa inyo na, 'di ba? Gawin niyo. Yung ganun, mga Dre, it doesn't mean na I failed into something. It doesn't mean na hindi ko dapat ipayo sa iba na pagpursigihan nila. Di ba? Alam niyo yun? Pero anyhow, may experience nyo rin yan, mga Dre, no? Ano lang talaga? Dito is fighting. Always fighting, mga Dre, no? Ano mang asset? Anong asset ko rito? Wala pa, mga Dre, no? Puro liabilities, eh. Bahay, nangungupahan ka lang. Sasakyan, utang pa rin. Diba? Parang dito, mga Dre, no, sobrang busy. Sobrang busy mo. Kasi you need to cope up dun sa mga bills na babayaran mo, mga Dre, no. Kailangan laging ahead ka dun sa mga bills mo. Hindi ka dapat malate, diba? At dapat, mas may sobra kang pera, diba, palagi. Dito talaga, ewan ko, mga Dre, no, parang work, 'di ba? Sa bagay, darating yung araw ng bakasyon, ayun yung pagkakataon mo lang na parang ma-enjoy yung pagtatrabaho mo, mga Dre, no? O kaya yung konting perang na save mo, no? Pero ayun ko, ilan na yung mga taong nakausap ko, sasabihin nila, no. Canada is good kung gusto mo lang magtrabaho. Parang ganoon, mga Dre, no? Life is good in Canada, mga Dre. Kumbaga, don't get me wrong, masarap yung buhay dito, magaang yung buhay dito, mga Dre, no? As long as na may trabaho ka, kumbaga, anumang lifestyle yung gusto mo, is magagawan mo ng paraan, eh, di ba? Kung mataas yung lifestyle na gusto mo, then work hard, di ba? Nang sa ganung paraan, is masustain mo kung ano yung hilig mo. Yung ganun, mga Dre, kung gusto mo naman na relax ka, okay din lang naman, di ba? Magtrabaho ka ng isa lang, 8 hours, that's it. Kung masaya ka na sa ganun, kung kontento ka na sa kinikita mo, lahat yun nasa sayo, mga Dre, no? At least, nandito yung ano, kumbaga, nandyan yung pagkakataon o andyan yung mga trabaho, di ba? Nandyan yung mga opportunities kung saan ka magbe-benefit, di ba? Mamimili ka na lang. Parang ganun, mga Dre, no? Sasabihin ko uli sa inyo is ako, okay na ako mga Dre, no? Kumbaga, kontento naman na ako, masaya ako sa ginagawa ko, yung pagganito-ganito, di ba? Kasi minsan iniisip ko talaga, mga Dre, no? What if may pangalawa akong trabaho? Regular na pangalawang trabaho. Let's say lalabas ako dito sa plaza ng alas 3, susunod sa pangalawang trabaho ko is alas 4 yung pasok ko, mga Dre, no? Tapos, let's say, pagod na pagod ako dito sa tinrabaho ko ngayon. So, kahit gano'ng kakapagod, may obligasyon ka sa pangalawang trabaho mo, eh. Diba? So, papasok ka pa rin. Parang ganon. I mean, talagang bilib ako dun sa mga may double job, mga Dre, na regular double job, na talagang nami-maintain nila yung dalawang trabaho, mga Dre, no? Kasi ako nga, minsan kahit hindi ako masyadong pagod dito sa trabaho ko sa plaza, mabigat na yung katawan ko, mga Dre, no? Paano pa yung, alam mo yun, pagod ka rito, punta ka sa kabilang trabaho, mapapagod ka, uuwi ka, then kinabukasan, repeat. Repeti. Sabi nga nila sa Pransi, mga Dre, no, repeti. Pambihira, mga Dre, no. Anyway, hindi ko layo na ma-discourage kayo, mga Dre, no. Gusto ko lang imulat o buksan yung mga mata nyo sa katotohanan ng buhay dito, di ba? But it doesn't mean na yung pinagdadaanan ko o yung buhay ko rito is magiging katulad ng sa inyo, di ba? Kung gusto nyo mag-Canada, by all means, pumunta po kayo rito. Lalo na po kung nandyan yung opportunity na makapunta kayo rito. Gawin nyo po, no? Pero yun nga lang po, set your expectations right nang sa ganun is kahit paano po, mamanage nyo yung mamanage nyo ng maganda yung pag-a-adapt nyo dito sa Canada, mga Dre, no? Siguro yun lang. In God's will, di ba? Kumbaga, in God's grace, in God's guidance, di ba? Kumbaga,
darating kayo sa point na kung saan is masasabi nyo na natupad yung pangarap nyo o matupad yung mga pangarap nyo, mga dre, no? Talagang tiyagaan lang, mga dre, okay? Anong oras na, mga dre? 12:35? Uuwi na muna ako, mga dre, no? Kasi, ano eh, hindi pa ako nagbe-breakfast, alam nyo ba yun? Nag-i-intermittent fasting ako, mga dre, no? Uwi na tayo, mga dre. Maraming salamat sa inyo. Mamaya uli. Ingat kayo. Kumain na kayo, okay? Wait, we don't have to start the day yet.